Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Ito pong muli si Atty. Sison sa isa na namang pagtatanghal ng dulang hango sa mga aktwal na kaso at tunay na pangyayari. May isang katotohanang pinagtibay ng panahon ang nagsasaad na mahirap ang mamangka sa dalawang ilog sapagkat siguradong dadaanan ng unos. Ngunit sa harap ng katotohanang ito'y marami pa rin, lalo na sa mga kalalakihan, ang mahilig mamangka sa dalawang ilog, ika nga. At matapos suungin ang isang malaking unos, karaniway hindi na pinamamangkaan ang isa sa dalawang ilog hanggang sa tuluyan ng matuyot ang umaagos ditong tubig. Yan po ang kasaysayan natin ngayong hapon na ibinatay sa kaso ng dalawang babaeng humati sa salawahang puso ng isang lalaki. Alamin natin kung anong unos ang dinaanan niya at kung ano ang kinahinatnan niya sa pamamangka sa dalawang ilog sa episode natin ngayong linggo na pinamagatang Numero 1, Numero 2, Malaking Unos. Na sa'yo ang ligaya, sa piling mo, sinta di ang pagdurusa. Madilim na kahapon, hindi ko akalain na ganun pala ako kamahal ng tatay. Kasi alam mo, sa kabila ng mga pagkukulang ko sa kanya, sa akin pa rin pinamana yung lote niya, no? Eh kung alam ko lang sana, di kahit papano na paglingkuran ko siya bago man lang siya namatay. Dico, wala na ngayon ang tatay mo. At kahit ano man ang gawin mo, hindi mo na may babalik ang mga panahon na dumaan na. Ang mabuti pa ang gawin mo ngayon, ipakilala mo na talagang karapat-dapat kang tagapagmana ng lupain na yan. Bigyan mo to ng pagpapahalaga at saka gawin mong bahagi ng kinabukasan mo. Salamat sa encouraging words mo. Eh, ikaw lang naman kasi nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Paano kaya kung wala ka sa buhay ko, Jenny? Ikaw talaga, baka mamaya magdrama ka pa dyan. Alam mo, since ikaw ang magiging kinabukasan ko, dito natin, dyan natin papatayo yung magiging pugad ng ating pagmamahalan. Okay, yan o, ito yung plano. See, dyan natin ilalagay yung, siguro dito yung sala. Saan, banda doon? Oh, banda doon. Sige. Tapos, sa kabila nun, yung, lakihan natin yung dining room para marami tayo para ating guest. Tapos yung kwarto ng mga anak natin dito. Kabila nun, kasi yung playroom nila. Yan. Tapos, yung malaking-malaki... Ah, teka, ano yung banda doon? Ito nga yun, yung pinakamalaki, yan yung... Alam mo na, yung... Siyempre, yung magiging... Ano nga? Yung ating, ano, magiging pugad ng ating walang katapusang pagmamahalan. Yung bang, doon sa silid na yun, doon magsisimula ang... doon magkakaroon ng bunga ang... matatamis nating pag-iibigan. Ikaw talaga ang pilyo-pilyo mo. Hindi, yun talaga ang plano ko. Kaya lang, medyo matatagalan nga pala yun. Kasi, wala pa akong pera eh. Problema ba yun? Malaki-laki na naman ang naiipon ko eh. Edi yung pera ko na munang gamitin natin. Nakakahiya sa'yo. Mas malaki pa magiging share mo kaysa sa share ko dun sa papatayo natin bahay. Eh, kasi, alam ko, mas masipag ka kasi sa'kin kaya mas malaki kang kumita. Nako, eh lupa mo naman yan eh. At saka diba sabi nila, pag mag-asawa na raw kayo,
Okay tulad tayo pag nag-asawa na tayo. Yung pera ko, pera mo na rin, di ba? At pag-aari mo naman yung pag-aari ko. Sa bagay. Pakasal na tayo, Jenny. Ikaw lang naman hinihintay ko eh. At ganun ba? Anak ko, bigay yung milk niya ba? Ako, anak ko, ahem. Ahem, ito, darling. You like milk? You like milk? Good evening, everybody. Daddy's home. Daddy! Hello. Oh, Daddy, oh? Si Daddy, oh? Oh, kamusta ba yung loving Jenny? Ito pang pinapahirapan ka. Ay, naku, ito kanina pa iyak na iyak at wiwi ng wiwi. Papakit na, mukhang naantok na. Ay, okay, naku. Sa Daddy, si Daddy. Hindi ka na love ng mami. Di ba, nilove ka naman ng daddy eh. Bye! Bakit yan ah? Atali mo na itong dodo niya. Oh, good night! Good night, anak. Good night. Matulogin mo na yan. Ay, naantok na yan. Alam mo, bang ni Joshua, amoy talagang amoy sanggol. Pero ikaw? Wow, amoy sanggol din. Ang bango mo. Ikaw talaga ng bola ka pa. Kapustahin mo na yung isang alam. Ay! Naku, kamusta na ang little cake ko? Good girl ba? Aba, very good. Dahil good girl ka. Binigyan kita, binigyan. Binilang kita ng dandan storybook. Wow! The House Upon the Rock. Yay! Thank you, Daddy! Welcome. Oh, pasahin mo. Yan. I miss you. Ikaw talaga napakabulero mo. Eh, talaga naman na-miss kita eh. Ikaw, hindi mo ba ako na-miss? Siyempre, na-miss. Oh, sige. Sabi ko sa'yo, mamimiss mo ako. Daddy, halika na. Ha? Huh? Ayan, kwentuhan mo na raw yung dalagita mo. Sige na. Ako lang? Tayong dalawa. Kung talaga lagi mo akong ginagawang bata. Sige na, kwentuhan mo na. Eh, di ba ikaw naman ang original baby Jenny? Oo, oh, na. Sige na. O, naghihintay na yung dalagita mo. Oh, sige, sige, sige. Umpisa na natin. The House Upon a Rock. Once there was a man who is looking for a place where he can build a house for his family. Meron daw isang lalaki naghahanap ng lugar na pagtatayuan ng bahay niya para sa pamilya niya. Tapos, he came to a sandy place near the river and said, "This place is fine. It is near the river and my family were not thirst." Napunta daw siya sa isang mabuhangin lugar sa tabi ng ilog. At sabi niya sa sarili niya, maganda yung lugar na to. Malapit to sa ilog, kaya hindi mauuhaw ang pamilya ko. Meron pa po sila lalanguyan doon. Oo. Pero sabi niya, "But the sand is weak and will not be a good foundation for my house. I will look for another place." Mahina daw ang buhangin at hindi raw yung magandang pundasyon para sa itatayo niyang bahay. Kaya maghahanap na lang daw siya ng ibang lugar. Sayang, ang sarap pa naman lumungoy sa ilog. Saan po siya magtatayo ng bahay? Oo nga, no. Teka ha, ang sabi dito, "And he walked and walked until he came to a rocky dry place." Yun, lumakad siya na lumakad hanggang sa makarating siya sa isang mabato at tuyong lugar. Saan po yun? Ako, ikaw naman. Ang dami-dami mo naman tanong. Babayaan mo na lang muna kung magkwento ang daddy mo, ha? Tama si mami. Makinig ka muna, ha? Okay. Tama. "I like it better here." Sabi niya ganon. "I will build my house upon this rocky place." Mas gusto daw niya doon sa mabatuhang lugar na yon, kaya doon niya itatayo ang kanyang bahay. Okay? Wow, nice story, no? Ano naman binili to? Tapusin natin. Ha? Mamaya, ha? Tapusin natin, ha? Problema ka ba? Problema? Ano yung iniisip mo? Hindi ko iniisip. Nakikita ko. Ah, ngayon, naisip ko lang. Ang tagal na kasi natin mag-asawa. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa nagagampanan ang gusto yung pagiging isang ama ng tahanan ito. Ay, ang laki na ng pagkukulang ko sa inyong mga bata eh. Eh, wala ka naman pagkukulang eh. Mabuti kang ama at mabuti kang asawa. Mabuti ba yun? Ako nga ang lalaki sa tahanan ito, pero hindi naman galing sa powers ko yung mga kinakain nyo. Eh, ikaw na lang ang gastos ng gastos dito eh. Ilaw, tubig, telepono. Pati nga itong suot kong damit eh, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaroon nito.
Itong bahay na to, hindi may tatayo to kung hindi dahil sa'yo. Yung hiya na ako sa'yo eh. Ikaw naman, bakit ka mahihiya eh mag-asawa tayo? Hindi ka ba nagsisisi? Hindi. Maligaya ako dahil ikaw na pang-asawa ko. At saka, masaya naman tayo, diba? Kahit simple lang ang buhay natin. Nakakatagal ka ba? Habang buhay. Sige. I love you. Love you too. Oh! Sino ba kliyente pupuntahan mo ngayon? Mrs. Mildred Santillan daw, referral. Kabibiyuda lang at namatay yung kanyang asawa nung masunog ang kanilang garment factory. Ngayon, hindi satisfied sa kanilang insurance company kaya gusto nung lumipat. Ikaw ha? Bagay ba? Biyuda pala ha? Baka mamaya ikaw mabili niyan. Ikaw naman, narinig mo lang biyuda kung ano-ano na inisip mo. Sorry na lang siya, no? Dahil may nagmamayari na sa asawa mo. Tsaka Diyos ko naman, bakit ka naman pagpapalit ang bango ng isang biyudang gurang na amoy lupa? Diyos ko, no way! Panindigan mo yan, ha? Paglalaban ko pa. Sige, alika na. Baka maliit ka. Naghihintay na yung kliyente mong biyuda. Okay. Pagkapan ng stress ko. Alika na. Kompleto ka na ba? Ayos na. Hey! Ah, magandang umaga po. Magandang umaga naman. Sit down. You are... Ako si Rico. Rico Kasem ng Everlasting Life Insurance. Ni-refer ako ni Mrs. Lolit Francisco kay Mrs. Mildred Santillan regarding her insurance deeds. You must be the daughter of Mrs. Santillan. Is she home? I am Mrs. Santillan. Huh? Yes. Viuda de Paredes. Nice to meet you, ma'am. Same here. Mukhang nilalamig ka ata. alam mo, sanay na ako sa ganyang reaksyon niya. But let's not get into that. I think we better go down to business. And let's cut the formalities, okay? Dahil viuda ako, okay? Hindi ako matanda. Alright? Okay. Ito kasi yung life insurance namin. At saka ito yung non-life insurance namin. Maganda ito, Mildred, kasi insured ka na, secured pa yung pera mo. Pwede mong withdraw yan anytime you want. Para bang nag-iipon ka lang sa bangko. At saka nadodoble yan dahil yung bang meron kaming promo na yung walang disgrasya, doble ang pera. Alam mo, napakaganda ng sinasabi mong yan sa pandinig eh. Pero sana hindi lang sa salita yan maganda. Alam mo, ang pera kasi sa akin, negosyo yan eh. Hindi ako basta magpapalabas ng pera. Kung walang kapalit. Sa palagay ko naman, makukumbinsi kita dahil hindi lang naman ako ahente, kundi nagne-negosyo din ako. Hindi mabuti. Siguro, una mong paliwanag sa akin, yung anong sinabi mo, walang disgrasya, doble ang pera. Ano yung ba? Walang disgrasya, pagka hindi ka na-disgrasya ng Mare, ito ha, yung mga alas na yan. Mare, ay. Bali 6 sets yan ha, Mare. Bali, 38,150 yan. Tapos itong mga RTWs, itong mga damit na to, lahat yan, kasama na itong bag. Yung mga blouses dito, may mga leggings, pants, kumpleto na yan ha, cycling shorts, kumpleto na yan. Bali, lahat-lahat yan, 9,000. So, bali, ang nasa akin, 38,000. Bali, 47,150 lahat yan. 150 lahat-lahat. Naku, Maring Jenny, salamat ulit at binigyan mo ako ng mga paninda kahit wala akong puhunan. Naku eh, malaking halaga rin itong pinagkatiwala mo sa akin, lalo na itong set na to. Naku, mahal to. Ay naku, Mare, kasi naman maganda yung kredito mo sa akin. Ewan ko lang ba sa'yo, bakit ka ba biglang nawala? Nagtampo ka yata sa pere. Kumita ka na ng malaki doon sa isang deal, nagretiro ka na. Oo nga eh. Akala ko kasi hindi na mauubos ang pera ko. Ay nako,
Kaya heto, para akong hilong gurami na hindi malaman kung saan kukuha ng pera. Mabuti na lang, Mari. Hindi ka pa tumitigil kahit dalawa na anak nyo ni Paring Rico, no? Uy, siya nga pala. Nasaan si Paring Rico? Ayun, may pinuntahan na bagong prospect. Mari, kung may mga bago ka pang referrals, ha? Oo naman, Mari. Para naman tayong hindi. Hala, hayaan mo. Kapag meron, itatawag ko ulit sa'yo, ha? O, paano yan, Mari? Hindi na ako magtatagal. Dadalhin ko na itong mga to. Ah, sige. Mari, salamat ulit, ha? Salamat, bayaran mo to. Ano, hindi mo pa ako kinukwentuhan sa lakad mo? Kamusta na? Ayun, sabi niya, tatawagan daw niya ako next week. Eh, bakit ka ginabi? Ha? Bakit ka ginabi? Hindi, kasi... Ayun, humingi ako ng mga referrals doon sa mga dati nating barkada. Okay na, kumusta ka nga ni Romel? Ano itsura niya? Ni Romel? Ayun, kulang pa rin sa hype. Hindi si Romel, yung byuda. Gusto ko ba lang, mahaga sa pagtulog ba naman, iniisip mo yung byudang yun? Abay, kung naglilihi ka, huwag na lang at baka bangunguting ka. Sagutin mo na muna yung tanong ko. Eh di yun, pangit, matanda, kulubutang bala, tsaka alam mo, Diyos ko, may beha pa. Ano, kontento ka na? Buti na lang. Namiss kita. Namiss din kita. Love you. Love you too. Ariko? Nandun ka pa. Ano? Si Joshua nga pala nakay-nakay pa. Pupunta ko na muna. Hindi, mamaya na. Hindi, kanina pa yun. Ando doon, baka mamaya inaantok na yun. Iinom pa yun ang gatas niya. Sandali na. Sandali na. Diyos ko ngayon lang tayo magsasolo. Hindi, sandali na. Sandali. Babalikin natin kaya sila. Dali lang. Simula ng gabing yun, kung kailan inilihim ni Rico kay Jenny ang tunay na itsura ng byudang si Mildred at kung kailan naudlot ang matamis nilang pagsisiping, nagbago na ang dating masayang pagsasama ni na Rico at Jenny bilang mag-asawa. Nagkaroon ng maling kaisipan si Rico na nagpabaya sa kanyang obligasyong sekswal si Jenny sapagkat hindi natupad ang kanyang pangangailangan bilang lalaki noong gabing yon. Dahil dito, nag-alaga ng maling sama ng loob si Rico. Nagkaroon lalo ng paghahangad sa kagandahan ng byudang si Mildred. Hindi niyo ba alam kung saan makokontak si Mrs. Santillan? Walang iniwang number? Sige, di pakisabi na lang na tumawag si Rico, Rico Kasem ng Everlasting Life, ha? Nag-beep po. Ha? Oh, buti na lang, napansin ko. Ganun ba? Kanina pa rin tumatawag sa'yo yung Mrs. Santillan. Tapos kung pwede raw, makita raw kayo sa... Sabi yan, sa Jeff's Cafe, sa Malate, ngayon. Oh, nakuha mo na ba yung message? Rito, yan ba yung... Pasensya ka na. Alam ko sinabi ko sa Jeff's Cafe tayo makikita. Dito rin pala yung bagsak natin. Hindi, okay lang. Kahit hindi naman sa insurance yung pagiging relasyon natin, pwede naman tayong maging magkaibigan na nagtutulungan. Bakit mo nga pala ako pinapunta dito? Alam mo, death anniversary ng asawa ko eh. Meron sana akong gustong gawin. Kailangan ko na kasama. Sa dinami-dami ng mga taong kumikilo sa paligid mo, bakit ako pang pinili mo? Alam mo, hindi kaya punoy ng mga kaibigan ko yung pagkukulang na hinahanap ko eh. Siguro kailangan isang taong hindi ko pa masyadong nakikilala at hindi pa ako masyadong nakikilala. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam mo, kanina, hawak ko yung calling card mo. Ngayon, nandito ka na. Mamaya, magkasiping na tayo. Kung gugustuhin mo, kung magpapakalalaki ka.
parang hindi yata ako makapaniwala. Eh, hindi ko alam kung tama yung interpretasyon ko doon sa mga narinig ko sa'yo. Are you serious? Tignan mo mga mata ko, Rico. Hindi mo ba nakikita kung anong kulang sa akin? Hindi mo ba naaamoy yung bangong umaalingaksa sa leeg ko? I wanna spend the whole day and night with you. In bed. Kung mapapakalalaki ka, ay may panahon ka pang umalis, tatanggapin ko naman ang panghihiya mo sa akin eh. Maghahanap na lang siguro ako ng mas lalaki kaysa sa'yo. Pero alam mo, sayang naman yung pabangong binili ko. Gagamitin ko pa naman sana sa pagbababang luksa ako sa asawa ko. May asawa at mga anak na ako. So? Calling card na iniwan ko sa'yo. Ito pala yung ibig sabihin mo. Alam mo, buhay pa ang asawa ko. Malaki ng pagkukulang ang pagkababae ko. Dumating ka sa buhay ko sa tamang panahon. Nakabarin ko kanina yung itim kong damit sa harapan mo. Kasabay ko na rin hinubad ang kalungkutang matagal nang gustong kumawala sa mga laman ko. Hindi na sayang ang pagtitiis ko. Ikaw ang kabuuan ng lalaking matagal ko nang hinihintay. Ano mo sabi ko sa asawa ko? Matanda ka na, kulubot, at amibeha pa. Pero sa totoo lang, sino mas maganda at mas mabango sa amin dalawa? Totoo lang? Ikaw. Bigay mo sa kanya. Para sa tuwing kaakap mo siya, parang ako na rin ang kaakap mo. Gutom na! Umiiyak na! Pakainin mo ha! Ayusin mo yung buhok niya! Hi! Good morning. Okay, alam ko kung bakit ka galit sa akin. Pasensya ka na. Ginabi ako kagabi kasi nasira kami ni Mr. Duarte dun sa Dasmariñas. Gising ako. Naghihintay ako hanggang alas dos na umaga. Hindi ka ginabi, inumaga ka. Page ako ng page sa'yo, eh. Hindi ka man lang nagre-respond. Dasmariñas, Cavite naman yun, di ba? Ay, sana ako maghanap ng telepono. This oras ng gabi. Hindi dahilan yun, Rico. Ang babaw naman ang palusot mo. Malay ko kung nasan ka. Nagpunta ako ng Cavite para magtrabaho. Ngayon, pagod na pagod ako dahil sa biyahe. Puyat na puyat ako. Magpasalamat ka nga't nakauwi pa ako, eh. Saan ka ba napagod? Saan ka ba na puyat? Buti pa yung kliyente mong biyuda eh. Isang page lang sa'yo, nagkakandara pa ka na. Samantalang ako, binabaliwala mo. Saka malay ko ba kung sino yung kasama mo, baka mamaya yung kliyente mo kasama mo, hindi naman yung kung sino ang Mr. Duarte na yan. Ayun. Lumabas din ang totoo. Magsiselos ka. Ako? Ako? Magsiselos? Doon sa matandang biyuda na yon? Nagmukhang tanga lang naman ako dahil sa kanya, kaya masama ang loob ko. Okay. Talo ako. Naisip ko rin yun eh. Sorry kung medyo nag-excited ako dun sa pagtawag niya kahapon at bigla-bigla na lang ako umalis. Pero kasi meron akong malaking transaction na hinihintay galing sa kanya eh. At saka alam mo ba, limang malalaking insurance ang pinirmahan niya.
Diba? At saka, kasi, ikaw yung inspirasyon ko. So, kailangan bahagian naman kita ng aking tagumpay. Love you. Mahal to, libo to ah. Saan ka kumuha ng pambayad? Ah, 4 gives yan. Galing sa kasamahan ko. Gusto mo? Siyempre. Kaso, mahal eh. Mahal naman kasi kita eh. Try mo. Sige. Baka, di ba? Kasi, you deserve only the best. Galit ka pa? Sorry, naging makitin yung isip ko, ha? Ang bango, ha? Alam mo, madami yung kliyente ko, eh. Siguro matadalas yung pag-uwi ko ng gabi. At saka, alam mo, just in case, no? Just in case palagi akong gabihin, eh, ibig sabihin nun, meron akong malalaking transaction na ginagawa. Bagay na bagay sa ganda mo yung bang. Alam mo, hindi naman ako talaga nagagalit eh. May tiwala naman ako talaga sa'yo eh. Alam ko naman kasi hindi ka responsable ng lalaki katulad ng iba dyan. Mildred! Mildred! Hi! How are you? Aba, nabuhay si Eva, ha? Saan kumunoy ka naman naglunoy? At ang tagal-tagal mong nawala? At palipas lang naman ako ng konting lungkot ko, ikaw naman. May kasama kang Adan, ha? Siya nga pala, si Rico. Kaibigan kong madjungera. Hi! Siya ba yung nagpalipas ng lungkot mo, ha? At naghunos ka na ng balat, ha? Dati-rati, nakaitim ka. Ngayon, pulag-pula ka na, ha? Mako, ikaw talaga. Ano mo, ikaw na pakachismosa mo talaga. Hoy, masarap ba yung mansana si Eva? Aba, siyempre! Siyempre naman, tinanong mo ba? O, aligahan mo po muna tayo. Naku, makangawi tayo dyan. Upo, upo kayo, dali. Thank you. Mildred! Hi. Pwedeng paltan mo itong cheque ko? Magkano? 20,000 lang. Ang late naman. Parang wala ka atang gana magmadyo ngayon. O, basta tulad ng dati. Pag-dated ngayon, 5%. Pag post-dated ng 1 week, 10%. 15 days, 15%. Isang buwan, 20%, ha? Pwede. Post-dated to ng 1 week, eh. May 10% yan, ha? Okay lang. 20,000, less 2,000, no? Sabala 18. Okay. Ito na yung cheque. Thank you. You're welcome. Ang laki pala ng palitan dito. Wala pang kahirap-hirap. Araw-araw namin gawain to. Mildred, palitan mo naman ng 20 mil to. Ano yan? Benta o sangla? Sangla lang yan. Kukunin ko rin yan after 30 days. 20 mil, magkano muna kukunin mo ngayon? Baka naman pwedeng huwag mo na munang tubuhan, pagbayad na lang. Paano nangyari yun? Ikaw naman ano, business ko to eh. Malulugi ako sa'yo. Kilala mo naman ako eh, di ba? Sigurista ka talaga, Mildred. Hindi sigurista ang tawag doon, matalino. Bibigyan muna kita ano? 4,000? So may 16,000 ka pa. Kasi? 4,000 lang, ha? Wala ko masyadong dalang cash eh, oh. Alright. Sa ulitin, ha? Okay. Gusto ko muna to. Hindi pa naman niya mababayaran yan, eh. Gamitin mo muna. Ganun ba kalaki yung tiwala mo sa akin? Maliit pa nga yan, eh. Marunong ka ba mag-poker? Hindi masyado. Alika, tuturuan kita. Ay, sige nga. Turuan mo nang matuto. Alika, dali.
nga sa mabuhanging lugar na yon, itinayo ng lalaki doon sa may tabing ilog. Itinayo ng lalaki ang bahay. Excuse, magkano nga pala sa'yo pinabibenta ng boss mo itong Rolex? Bakit? Kasi nabanggit ko kay Mr. Earnhardt, interesado daw siya, bahala kong dalhin sa kanya. May kausap na ako dyan. Lumipas ang panahon, dumaan ang isang malakas na punos. Tapos, naku, umulan ng malakas na malakas. Humangin ang humangin, tumaas ang tubig sa ilog hanggang sa... Sigurado ka na ba dun sa buyer mo? Dalawang ligo na to sa'yo hindi mo pa na ibibenta. Dadaling ko na muna kay Mr. Earnhardt, ha? Ano ko pa naman? Hindi ka ba marunong umintindi? Hindi ba sabi ko sa'yo, meron na akong kausap dyan? Bakit nagagalit ka? Gusto ko lang naman makatulong . Para ano? Para pag nabenta mo, ikaw na naman ang magaling. Ikaw ang gagastos dito. Ano bang gusto mong patunayan? Wow, na ikaw ang laging kumikilos dito para may makain tayo? Bakit? Kulang pa ba yung mga entrega ko sa'yo? Huwag kang mag-alala. Isang malaking deal lang, papaliguan kita ng pera. Teka muna. Para yata wala sa lugar yung pagkagalit mo, ba't ka ba nagkakaganyan? Telepono, Kuya. Mildred Santillan daw po. Itawag ako. Ito na magtulog. Tawag mo yung didikit si Joshua. Teka, ha? Kapag kasi dyan! Miss na miss na kita, Rico. Matagal na kitang hindi nakikita. Hindi kita nakakausap. Kailangan kita Pumunta ka naman dito. Pero may sakit ang anak ko. Sendin mo na siyang nilalagnat. Hindi ako makaalis. Naglalambing kasi siya. May sakit din ako. Trangkaso ang puso ko. Kailangan ko ng doktor. Kaya ako naglalambing sa'yo. Pero... Sige. Kung hindi ka pupunta dito, tatawag na lang ako ng ibang doktor. At kung mapagaling niya ako, hindi na kita kilala. Ha? Mrs. Santillan, ako. Meron po kaming plano na bagay sa kumare niyo. Kahit wala ako dyan, alam ko nandiyan sa tabi mo yung asawa mo na may nakahandang panghambalo sa'yo. Mrs. Santillan, pakisabi yun sa kumare niyo na darating ako. Baka maghintay ako sa wala. Tatawag ako ng ibang doktor. Siguradong darating ako. Makakaasa kayo. Just give me an hour. 1 hour is all I'm gonna give you. Nothing more. Maraming salamat po sa referral niyo, ma'am. Makakaasa kayo na bibigyan ko ng magandang servisyo ang kumare niyo. Okay, bye. Dito ka ba mag-aapon na? Mauna ka na kasi baka gabihin na ko . Ang kuya dito, dumating na ba? Dumating po kanina alas 5 pero umalis po siya kaagad. Marami po siyang dalang mga bihisan. Bakit? Saan daw pupunta? Sabihin ko raw po sa inyo na 5 araw siya sa Baguio. Meron daw po siyang seminar doon. 5 araw? 2 araw na nga siyang hindi umuwi dahil ipinadala siya sa Cebu. Tapos ngayon, 5 araw na naman siya mawawala. Wala bang ipinagbigay sa'yo? Wala na po. Maliban lang sa ipinabibigay niya sa inyo yung panggastos na 2,000. Sandali lang po kukunin ko. Sing-sing na to. At ibigay mo sa asawa mo. Ano? Pwede ba? Ay, mas babae pa sa akin yung asawa ko, no? Mamaya, ipamigay niya lang to sa mga lalaki niya. Ito na lang. Patingin natin, Marisa. Patingin ako ng sing-sing. O, ayan, sige. Ayan. Sa kanya mo ibigay yan. Mayroong pagbibigyan yan. In love ang kaibigan natin ngayon. Kaya pala ibang kislap namang mata niya ngayon, ano? Sino ba si lalaki? Kasing tanda ba yan ang namatay niyang asawa o kasing bata niya rin? Ayun. Sino dyan?
Ayun, yung nakaasul na polo. Ayun. O, diba, pogi? Oo. Bagay sa kanya yan. O ano, kunin mo na. Magkano? 12,000 lang. Wait, baka nagkakamali ka lang. Kasi Wait, nasa Baguio si Rico eh, kaya imposible mapunta siya sa sugalan na yun eh. Hindi ako maaaring magkamali, Maring Jenny. Alam mo namang hindi ko makilala si Paring Rico. Tsaka, ako nga mismo nagtataka kung bakit siya nandun eh. Hindi ako makapaniwala na siya nga tinutukoy na boyfriend ng buyer ko dahil kilala kong asawa mo eh. Isa siyang responsableng lalaki na walang kabisyo-bisyo sa katawan. Yun na nga eh, kaya imposibleng paniwalaan. Wing, unang-una hindi marunong magsugal si Rico. Lalo-lalo na eh, hindi mahilig sa babae yun eh. Weng, nagtitiwala ako sa'yo. Pero hindi sapat yung para paniwalaan kita kaagad. Kaibigan kita, kaya pinagmamalasakitan kita. Hindi naman kita pipiliting maniwala sa'kin dahil ako nakadiskubre. Pero kung gusto mo ng ebidensya, ito. Itong binayad sa'kin ni Mildred Santillan na cheque para dun sa singsing na binigay niya para kay Rico. Ito oh, ayan. Mildred Santillan? Oo, bakit? Kilala mo? Ito nga yung biyudang kliyente ni Rico eh. Ah, tama ka! Biyuda nga siya! Yung pangit, yung matanda, tapos sabi niya pangarang ang bibeho. Yan ang malaking kasinungalingan. Bata pa si Mildred. Maganda, makinis at mabango. Maliwanag lang na niloloko ka ng asawa mo. Ooperahan yung misis ng kasamahan ko sa opisina. Kaya napilitan siya ibenta. Mura, no? Sinampal! Gano'ng katagal mo na ako niloloko, Rico? Anong niloloko? Kanino galing yung singsing na yan? Sinabi ko sa'yo, di ba? Nabili ko sa kasama ko sa opisina! Rico. Rico, ba't kailangan mo akong lukuhin? Ano ba naman na naging pangkukulang ko sa'yo? Nakakadalawa ka na, ha? Isa pa, sasampalin na... Sige! Sige, saktan mo ako! Mabuti pa ang patayin mo ako kaysa lukuhin mo ako! Bakit ba? Ano ba problema mo? Ha? Parang ka naluloko, nag-hysteria ka dyan. Diretsahin mo na ako! Ano, diretsahin mo! Para matigil niya panluloko mo! Bigayan ng kirida mong byuda, no? Sabihin mo sa akin, bigayan ng kirida mong byuda, no? Kirida? Anong byuda? Diyos ko naman, pati ba naman yung nananahimik na byuda ay pinag-iinitan, no? Sino ba nagtanim sa isipan mo na kasinungalingan na yan? Matanda? Kasinungalingan? Ikaw ang sinungaling! Buko ka na rito! Mismong si Wayne ang nakadiscovery ng panluloko mo! At naniwala ka naman! Alam mo yan, si Wayne hiwala yan sa asawa! Magulo ang buhay niyan! At matagal na yung inggit na inggit sa'yo, gusto niyang sirayan ang buhay mo! At gusto rin niya maging separada ka tulad niya! Rico! Binili yan ang kirida mo kay Wayne! At alam mo ba? Alam mo ba kung kanino kinuha ni Wayne yung singsing na yan? Sabihin mo sa akin kung sino sa inyo ni Wayne ang sinungaling. Bukos na lang tayo mag-usap pag hindi ka nagalit. Huwag mo akong tatalikuran! Aminin mo sa akin. Kirita mo si Mildred Santillan, ano? Kirita mo siya, ano? Aminin mo sa akin! Oo, may relasyon kami ni Mildred! Ano, kontento ka na ba? Ano ba gusto mo marinig? Na mas mabango siya sa'yo? Mas maganda siya sa'yo? Kanina, tinatanong mo ako kung anong pagkukulang mo sa akin. Wala kang pagkukulang.
Almost perfect wife ka nga eh. Ang diferensya, ako! Hindi ko nalabanan yung tukso. Huwag mo na akong pamiliin sa inyong dalawa dahil nakapili na ako. I'm sorry. Alam kong darating itong pagkakataon nito. Na may nakahanda na akong desisyon. Iniwalayan ni Rico si Jenny. Iniwan niya ang pamilya at ipinagpatuloy ang immoral na relasyon nila ni Mildred. Sinikap ni Jenny na itaguyod ang dalawang anak sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Sa kabilang dako, patuloy namang nababaon sa sugal si Rico sa piling ni Mildred na unti-unti namang nagsasawa na sa karnal na relasyon nila ni Rico. Pwede ba? Tigilan mo ngayon. May ginagawa ako. Mamaya mo na gawin yan. Asikasuhin mo muna ako. Wala ako sa mood. Okay? Iyan naman ang hirap sa'yo eh! Pag ikaw ang nag-iinit, ginagatungan ko yung init mo. Pag ako nagdidingas, binubusan mo ako ng malamig na tubig. Huwag mo akong sisigawan ah. Bahay ko to. Ako lang ang pwedeng sumigaw. Pendejo! Hello, Marlon? Nalulungkot ako eh. Meron sana akong gustong puntahan lugar. Este! Wala pa ba si Mildred? Obvious ba? Hilo ka lang sa talo, no? Ano ba? Naglalaro ka pa ba? Oh, sige, deal mo na. Maglabas ka muna. Hindi pwedeng laway ang puhunan dito. Cecil, pero may manuman ako ng 15 mil, oh. Mabayaran ko pag dumating si Mildred. Bulag ka na talaga sa talo, no? Kauutang mo pa lang sa akin ng 50 mil, uutang ka na naman. At saka, tumawag si Mildred. Ang sabi niya, hindi daw siya makakarating. Kaya kung ako dun sa mga taong nag-aambisyong pamagsugal, mabuti pa, umuwi na lang at matulog. Dahil hindi nga darating si Mildred. Ano? Sayang ang oras. Pagbigyan mo na lang ang ibang gustong umupo dyan. Napare-raid kita! Subukan mo! Ipapasalvage naman kita! Kala mo kung sino to? Hindi naman makakabayad ng utang kung di pa umaasa ko sa kanyang girlfriend. Nako! Malaki na ang utang mo sa akin, Rico. Hindi ko na kayang tustusan ang bisyo mo pang habang buhay nang wala akong nakukuhang kapalit. Bakit? Kulang pa ba akong pambayad sa mga utang ko? Laman mo. Katapat ang laman ko. Katawan ko lang ang ibinibigay ko sa'yo na libre, hindi ang pera ko. Hindi ba't nasabi ko na sa'yo noon? Negosyo ang tingin ko sa pera eh. Hindi ako maglalabas ng pera nang walang katapat na kapalit. Kailangan ko ng pera. Sabihin mo kung anong gusto mong kapalit. Alam mo na siguro kung magkano ang utang mo sa akin. At alam mo rin kung magkano ang perang kailangan mo. Ngayon siguro, dapat lang eh, sapat yung kapalit na ibibigay mo sa akin, hindi ba? Nasabi mo sa akin,
na meron kang minanang lupa sa tatay mo. Siguro sapat ng kabayaran yun. Para mabayaran mo ako ng utang mo. Ngayon, kung hindi ka papayag, hindi malulutas yung problema mo. Pero kung pumayag ka, kahit na anong oras makukuha mong pera mo. At panghabang buhay ko pang ibibigay ang sarili ko sa'yo. Kung yan ang kagustuhan mo. Kailangan ko ng prueba. We will only have a deal kung bigay mo muna sa akin ng mga papeles bago ang prueba. Malupit ka, Rico. Hindi mo lang kami tinanggalan ng haligi. Pati bunga namin gusto mong tanggalin. Kailangan ko ng pera. Pero kailangan namin ng bahay. Makuha niyong mabuhay na walang haligi. Makakain niyo rin mabuhay na walang bubong. Buhangin lang ang sayo. Akin ang bato. Akin ang pundasyon. Sa akin naman ang papeles. Alam mo, hindi ka lang masamang asawa. Masama ka rin ama. Sinusunog sa apoy ang mga taong katulad mo. Kaya naman pang-apig mong kerida. Mabuti nang legal sa usapang laway. Masaya ka? Masaya ako. Pareho naman tayo nakinabag sa isa't isa eh. Walang maghihiwalay na luhaan. May pangako ka sa akin na hindi ka tatanggi pag gusto ko. Promises are made to be broken. Alam mo, kaya nga gusto ko ng mga lalaki hindi masyadong nakakilala sa akin. Kasi gusto ko, merong manatiling misteryo sa katauhan ko eh. Ang hindi nyo lang alam, pag nangako ako, hindi totoo yun. Hindi ko tinutupad. Marlon? Hi. Magmula ngayon, sabihin mo dun sa pinagbo-boardan mo, hindi ka na magbo-board doon. Dahil, dito ka natitira. Salamat, love. You're welcome. Are you gonna go to school? Yes. I'll see you. I'll see you later. Bye. And as for you, Mr. Kasem, maghanap ka na ng boarding house mo. Dahil pinalalayas na kita. Get out. Tuso ka man. Nakakatagpo ka rin ng katapat mo. Ganun ang pintuan. Lumayas ka na. Ordinaryo. Walang class. Walang style man nakatira dito. Pero mga tao, hindi katulad ng ibang bahay dyan. Class nga, pinturado naman ang balat ng ahas. Ikaw siguro ang asawa ni Rico. At ikaw naman yung pangit, matanda, kulubot, at amoy behang biyudang kerida ng asawa ko. Biyuda lang ang tumama sa mga sinabi mo. Yun ang sabi na sinungaling ko asawa. Hindi sinungaling ang asawa mo.
Tama siya nung sinabi niyang maganda ka. Mabango ka. Pero mas maganda ako at saka mas mabango ko kaysa sa'yo. Mas kinapabango ko yung ginagamit mo. Kung alam ko nang napabango mo yun na galing sa'yo, di sana ginamit ko na lang sa banyo. Mas bagay yung amoy dun eh. Hindi na akong papaligoy-ligoy pa. Talo ako sa patalasan ng nila. Pero yun sa mga papeles na hawak ko, talo ka. Kung ano yung papers yan, pipirmahan ko. Kahit inampang ganyan. Huwag mo lang sa akin ibalik ang datak ng asawa ko. Dito sa iyo to ng bahay na kinatatayo mo. Bago ako naging ex-kabit ng asawa mo, ibinenta niya to sa akin. So pumunta lang ako dito para palayasin ka. Akin ang bahay na to. Pwede bang makasigurado? Pwede bang mabasa? Pero siguro kailangan mo na abogado. Baka hindi mo maintindihan ng mga papeles na yan. Sa'yo pala binenta ng asawa ko ang bahay na hindi lang siya nagmamay-ari. Ang sabi dito, bahay at lupa ang minana niya mula sa ama niya. Sinungaling nga talaga asawa ko. Ano yung mo sabihin? Lupa lang ang minana niya. Pero ako'y pinagpatayo ng bahay. Kaya alam ko meron akong karapatan na pinangahawakan. Wala na akong pakialam sa mga karapatan mo. Bahay at lupa ang nakasulat dyan. Bahay at lupa ang kukunin ko. Ibigyan kita ng isang buwan para lumayas. Ngayon kung hindi ka lalayas, idedemanda kita. Korte na lang magpapalayas sa'yo. Apoy, saharapin kita kahit sa korte. Dahil alam ko meron akong ipinaglalaban na katuwiran. Maghanap ka lang ng abogado mo. Batas ang abogado ko. Hustisya magtatanggol sa akin. Ang batas at hustisya ay nasa panig ni Jenny. Ayon sa Korte Suprema at sa batas na umiiral noong naganap ang kasong ito, kung ang bahay pang mag-asawa o conjugal home ay itinayo sa lupa na pag-aari ng isa sa kanila, tulad ng asawang lalaki na si Rico, ang lupa ay nagiging conjugal o pangmag-asawa na rin. Ang karapatan lang ni Rico ay singilin ang halaga ng lupa mula sa kanilang samahang pangmag-asawa o conjugal partnership. Sa makatwid, kung ang bahay at lupa ay naging conjugal o pangmag-asawa, hindi maaaring ipagbili ni Rico ito nang walang pahintulot ni Jenny. Kaya't ang pagbebenta ni Rico ng lupa kay Mildred na walang pahintulot ni Jenny ay pawang walang bisa. Pero ang mas mabigat na rason kung bakit walang bisa ang nasabing bilihan ay ang pagiging labag nito sa moralidad at patakarang pangmadla o public policy. Ipinagbili ng asawang lalaki sa kanyang kabit ang kanilang bahay kung saan nakatira ang kanyang asawa't anak matapos niyang iwan ang mga ito. Ang bilihang ito'y maliwanag na salungat sa moralidad at sadyang nakakasira sa katatagan ng pamilya na pinangangalagaan ng ating batas. Ang mga kontratang tulad nito'y pawang walang bisa. Maliban dito, kung ayon sa batas ay hindi pwedeng magtinda o magdonasyon ang mag-asawa sa isa't isa dahil sa baka ito'y daraanin lang sa diwastong pangrarahuyo o pag-impluensya ng isa sa kanila, lalong mas bawal ang pagtitinda ng isang lalaking may asawa sa kanyang kalaguyo lamang, sapagkat lalabas na higit na mabuti ang magiging katayuan ng mga nagsasamang ilegal kaysa sa mag-asawang legal. Nawa po ay panibago na namang aral sa buhay at batas ang aming naiwan sa inyo. Tandaan po natin,
na kung mayroon mang tatsulok na pagmamahalan o love triangle sa buhay ng mag-asawa, ang ikatlo dito'y hindi ibang lalaki o babaeng kalaguyo o kaapid, kundi ang Diyos lamang. Sapagkat kung ang Diyos ay laging kasama sa pakikipag-ugnayan ng mag-asawa, tiyak na ang kanilang relasyon ay nakasalalay sa isang matibay at matigas na bato at kailanman ay di magigiba. Hanggang sa susunod na linggo po, ito po si Atty. Jose Sison na muling nagpapaalala na kapag may katwiran, ipaglaban mo. Okay!